hello sa inyong lahat, sa mga nag-aabang ng pag-unbox namin ni Mike ng gaming chair. Bumili kami ng gaming chair kasi sumasakit na yung likod namin sa upuan namin na to. Diba Snow? Snow? Good girl. Actually, mag-unbox na to ngayon si Winter Violet. Kaso, napilayan. Maharap kasi. Ay, Winter Violet. Siya dapat mag-unbox ngayon. Eh, yun, napilayan siya dahil sa volleyball nila. Yun na, mag-unbox na tayo. Teka, punin yung package. Magaan lang to eh. Magaan lang. Diba, Snow? Magaan lang to. Teka lang ha. Excuse me, Snow. Excuse me. Good girl. Magaan lang to. Yan. Magaan lang to. Wait lang, Snow. Excuse me, Snow. Yan. Yan, oh. May pangalan ko pa, oh. Yan. Dali. Nawawala yung cutter namin. Ano ba sa ula ko? Ito na. The most powerful weapon of all. Not for use, no. Teka. Paano ba? So, what's in the box? Dami scotch tape. Ano ang init? So package pa lang, kitang-kita na, no? Nakakapagod siya buksan. Sandali, ah. So ito yung sandalan niya. Backrest. Parang backrest to ng ano, car racer. Package niya, medyo protected talaga siya dahil sa daming foaming na nilagay. Tingnan nyo. O. Diba? Taka. Tapos, ito yung para sa likod ng ulo. Ito, wala na to. So, foaming ulit. Ito yata yung saan ba tawag dito? Saan may tawag dito? Nakalimutan ko yung basta something. Diyan muna yan. Ito, ito yata yung sa lumbar support. Lumbar support ba to? Sa lower back. Ito. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Saan yung manual nito? Ito, armrest. Ito yung dalawang armrest. Yung model pala nito ay... Ano ba yung model nito? Gamdias Achilles E1 L yata. Hindi ako nagkakamali. Laki ng bag, oh. Box pala. Snow, kasi ako dito. Kasi dito si Snow. Tadaan! Sandali, ah. Ito yung
accessories. Saan ang itong... So, pag bumili kayo ng gaming chair, nangyari sa mall, dala kayo ng kasama kasi ang bigat eh. Pag wala kayong kasama, bahala kayo. Yan. Ito yung mga locks niya. Ito yung tools. Magaling, magaling. Ito yung rollers. Ito yung rollers niya. Hindi yata ako kita sa video, sa camera eh. Teka, saan yung manual nito? Walang manok. Okay. Yan, dapat binabasa yung manual kasi. Hanggang lang ha, huwag kang aalis. Ito yung mga butas na na-remove natin ng bolt. Ito. Ito yan. Tapos, itong dalawa, re-remove din natin to. Kasi ito, yan o, may pangalan siya, front. Ito yan. Yan yan. Yan o, i-remove pa natin itong dalawang bolt na to. Uy, para i-remove natin ito. So, eto na ngayon yung natapos na dito sa baba ng upuan. Ito yung apat na bolt, binalik na natin. Next naman yung armrest. Yung sa armrest po, to left side, yung slot niya para sa bolt ay adjustable. Ayan. Na-adjust siyang ganun. Adjustable po siya yan. Yan. Pwede niyo siyang ma-adjust. Ito, may allowance. So, yung technique dyan, lagay niyo muna lahat ng bolt, pero huwag niyo muna i-lock. Para ma-maximize niyo yung space ng gaming chair ninyo, outward position siya. Eh, may allowance dito. I-maximize natin na palabas yung armrest. Yan. Ganun din yung gagawin natin dito sa right side. Tinanggal na po yung bolt niyan. Ito yung bolts. Tinanggal na po. Next yung gas lift. Gas lift yung tawag dito. Insert mo lang siya dito. Tapos, yung base. Ito po yung backrest natin. Yan, hindi pa siya nakakabit. Yung pangalan niya, Gamdias. At dito sa likod, yung RGB lights niya. RGB lights to. May pangalan siyang Gamdias. Tapos ito yung USB niya para makontrol niyo yung RGB. Kung nagtataka kayo bakit maikli, huwag kayong mag-alala. Dahil included sa package ang to. Yung extension niya po. USB.
natapos din yung gaming chair natin. Ito na siya. Ngayon, yung RGB na lang. And paano siya pailawit? Diba, Snow? Ayan. Connect na po natin siya sa extension niya ng USB. Papunta sa computer natin. At automatic po, umilaw na siya. Ayan. Alam ko makakontrol itong lighting na to eh. Pero sa ngayon, okay na yan. Para sa akin. Tapos na po yung gaming chair natin. At alam ko yung RGB sa likod, pwede nyo siyang makontrol eh. May i-download lang kayo na software sa Gamdias website. Hindi ko na siya dinownload kasi okay na sa akin yung RGB, saka hindi ko naman magagamit yun eh. Para lang siya parang pang show off lang. Saka hindi ka naman plus 100 strength pag may RGB yung gaming chair mo, di ba? Hindi ka naman plus 100 strength agad sa ML ah. O kaya sa Dota, di ba? Hindi mo rin siya magagamit. Pang show off lang siya. Pero okay na rin, value for your money. So, i-rate ko siya out of 10. And 10 is the highest, siguro 8 out of 10 kung gaming chair na to. Hindi siya masyadong mahal, hindi rin siya masyadong mura. Yung price range niya is nasa mid-range lang siguro. Kasi meron may mga gaming chairs na nasa 20,000 yung price range eh. So, kung sobrang yaman mo, bumili ka ng gaming chair na tag 30K. So, I think that's it. May gaming chair na tayo. Until the next unboxing, tingnan natin kung ano pa yung pwede natin ma-unbox. Syempre related sa gaming. Dahil mili tayo maglaro ng computer games. So, kita-kit sa ML, sa streaming, and siguro yun lang sa ngayon. So, don't forget to like, share, and subscribe our YouTube channel. Thank you for watching.